nandyan si Lola. Nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Hello mga anak, mga apo. Andito na naman ako. Galing ako sa tindahan kasi may mga pinabili sa akin si Lola. So, anyway, grabe. Chika ko lang sa inyo. Kasi, mahaba pila ngayon. Marami namimili. Pangatlo yata ako dun sa babae na ano. Buo yung cart niya eh. Marami siyang laman. So, di tinapos siya. Yung sumunod, hindi siya masyado marami. Ang problema, nung nagbabayad na, kinakaskas yung kanyang card, hindi tinatanggap, nade-decline. Walang naman. So, ano nangyari? Sinubukan niya ulit yung isang card. Tapos, kaskas ulit. Oh my God! Talagang wala. Yung nasa likuran ko, mga pangatlo, mula sa akin, sa likod, nagwawala na. Kasi, natatagalan eh. Matagal na eh. I mean, honestly, magtatagal ka ba ng mga 15 minutes sa pila? Siyempre, hindi, diba? Masyado na mahaba yun. Tapos may baby pa siyang kasama. Nag-iiyak pa yung baby. Oh, lalo nagwala yung matanda sa likod. So, anyway, anong nangyari? Yung mga nilagay na sa bag, binalik. Kasi hindi kaya ng card niya. Parang ang kaya lang yata ng card niya, certain amount lang. Di sumobre yata siya. Kaya kwenta ng kwenta yung pahera kung ano yung pwedeng tanggalin. Bumili siya ng mga baby food na ibalik din niya. Mas importante pa sa kanya yung soda at saka yung tissue. I mean, table napkins. Oh my God! Ansi, ako tahimik lang ako. Hindi ako umiimik sa mga ganyan eh. Kahit mag-away sila, hindi ako ano. Ngayon, di itong mama sa likuran ko, ano kasi mga Mexican eh, nagbubunga nga na. Bakit kasi wala ka palang pera, bibili-bili kayo. May mga tipong gano'n. Yan, alam ko yun na yun eh. Tapos eh, sabi nung kahera, let's be patient, sabi niya gano'n. Kasi hindi tayo pwedeng mag-away dito. Yung mga gano'n. So sabi ng mama, ano ba kasi itong pilang to? Bakit ganito kahaba eh? Dapat hindi kayo naabot ng ganito kahaba. Yung naiintindihan ko kasi may konti ako naiintindihan sa Mexican. Anyway, okay lang. I mean, ako tahimik lang kung hindi ako talaga nag-react. Grabe. Mahirap yung nagre-react ka kasi pag may nasabi ka na hindi maganda mag-aaway. At nangyari, nag-aabangan pala. Yung babae, nandun pala yung asawa sa labas, naghihintay. Nagtuturo na. Ako na ko po, Diyos ko, nagsusuntukan na po. Oh my God. Sinapak yung matanda. So yung ganon. So, umalis na ako, no? Eh, natakot ako. Eh, baka ako tamaan. Baka mamaya may baril. Honestly. Advice. O paalala lang. Pagpupunta kayo sa store, dalhin nyo yung tamang pera at saka yung listahan na hindi kayo matitempa na kumuha pa ng maraming items na hindi naman pala kakasya yung pera nyo. Tapos, mayroong mga tao naghihintay sa likod, lalo na ngayon, mga shopping-shopping uso ngayon dahil nga, you know, magpapasko. Eh, gawin naman nating matahimik ang Pasko kahit sa mga tindahan lang. Tsaka isa pa, huwag nyo sinasama yung mga bata na maliliit. Tapos iiyak, may tantrums kasi hindi mo binili yung gusto nila. Naku, pwede ba? Una, makakaabala masyado yun sa inyo. Pangalawa, baka may makaaway pa kayo. You know, mayroong mga tao na talagang papansinin yung mga bata na nag-iiyakan. Bakit kasi sinasama mo yung mga batang yan? Dapat yan, hindi sinasama sa tindahan, blah, blah, blah. Di ba?
Hindi, sa totoo lang, ako, mga anak ko, one time, sinubukan ng nanay ko, yung panganay ko, I think she was 4 years old, sinama sa grocery. Ako hindi, kasi hindi naman ako nag-grocery, wala akong pang-grocery noon. So anyway, mama ko, mahilig mag-grocery noon. Di sinama itong ang panganay ko, unang apo kasi. Aba eh, pagdating sa grocery, nagtututuro na daw. Turo dito, lola gusto ko to, lola gusto ko yan. Ito naman si lola, sige, bigay dito, bigay doon. Binili lahat. Okay, hindi masaya yung anak ko. Pag uwi sa bahay, aba! Eh, lunchtime na yon, kabababa ko lang, kasi natulog yata ako, gabing-gabi na. Tapos, nagising ako late na. So, narinig ko yung anak ko, nagwawala sa baba. Baba ako. Ano yung nangyari dito? Tapos, di sinabi ng lola na, kasi may binili kaming ganito, gusto ng kainin. Sabi ko, mag-lunch muna. Nagwala pa rin. Aba, sabihin ko sa inyo, wala akong sinasanto. Pinalo ko talaga yung anak ko. Hindi ka mag-aarte ng ganyan, ha? Mula ngayon, hindi ka nasasama sa tindahan kung ganyan ang arte mo. Di, naghanap siya ng kakampi, yung lola niya. Ah, sinigaman ko yung lola niya. Sabi ko, mama, anak ko yan. Kahit anong gawin ko sa anak ko, wala kang pakialam. Una, aabuso yung batang yan. Pag hindi ko yan sinupil, aabuso yan. Ikaw, hindi ka tatagal dito. Sabi ko, punta ka ng Amerika. Kasi papunta siya ng Amerika, papunta siya dito noon. Wala na, di iiwan mo sa akin, problema. Dahil inispoil mo yung anak ko. Wala akong pera pang spoil ng anak. Hindi, I mean, kahit na marami tayong pera, kung halimbawa meron kayong mga pera, still, huwag nyo sanayin ang mga anak ninyo na kahit ano, bibigay nyo, magturo. Tsaka huwag nyo sinasama talaga sa tindahan mga bata na 2 years old, 1 year old. Bakit? Kasi baka may bacteria, may virus. Eh, di nakapulot pa ng virus yung mga anak ninyo. Magkakaroon din ng sakit yan. Ay, nako. Kaya ako ayokong mga sinasama noon mga bata sa grocery. O kahit nga sa... Minsan, sinasama ko lang sila pag yung pasyalan na talaga na ano sa fun center. Sige, experience mo sa kanila yon. Pero, most of the time, hindi ko sinasama yan. Eh, kahit din yung palengke, sasama mo yung bata sa palengke, karga-karga mo, akay-akay mo, eh, kung maiwan mo sa palengke yan, di nagsisi ka pa. Ano lang, paalala lang. Kasi kung minsan, meron tayong ugali na, kasi maganda yung anak natin, gusto natin pakita na may anak tayong maganda, yung gano'n. O gwapo yung anak natin, pero mag-ingat kayo, marami ngayong mga nandadampot ng bata. Eh kahit dito sa Amerika, ganyan. Kakaikot lang ng ulo ng nanay, pagbalik niya, wala na yung anak niya. Sus Mariosep, huwag natin hintayin mangyari yung mga ganong sitwasyon. We have to be careful. Yung mga namimili ngayon, mahilig mag-shopping, huwag na, mas maganda. Bumili ka yung tamang size, kung hindi, ikaw na rin ang magbalik. Hindi na kailangan dalhin mo yung anak mo sa tindahan para magsukat. Hindi, pwede naman mag-return eh. Pwede naman mag-exchange, you know. Kesa sa may mangyari pa sa mga anak ninyo, mawala pa yan sa kalsada, sa tindahan, lalo na sa mall. Oh my God, hindi mo alam kung saan mo hagilapin yung anak mo. Tsaka yung away. Meron mga tao kasi sobrang init ng ulo, dahil galing sa trabaho, mamimili sandali, walang patience. Wag niyong gagawin yan. Ang gawin ninyo, mag-set kayo ng isang araw para sa shopping lang, kung shopping. Para hindi kayo mag-iinit ng ulo. Pag uwi, pahinga. Pero hindi yung galing sa trabaho, nagmamadali, traffic. You know, sa traffic pa lang, mainit ng ulo ninyo. Eh, nako. Ayaw ninyo ng problema, iwasan ninyo. Ayaw ng mga abala, iwasan. Magplano kayo, yung tamang plano, mas magiging maaliwalas. Kasi pagka kayo ay barang-barang mag-isip na... gagawa kayo ng mga planning na
biglaan, yung mga ganun, mga, hindi ko gusto yung ganun eh. Set nyo yung date, set nyo yung araw. Okay, Saturday, itong Saturday, once a month, oo, twice a month, set ninyo. Huwag na yung mag-ano kayo ng mga biglaan, ng mga lakad. Iwasan ninyo yung mga ganyan kasi maraming pwedeng mangyari sa mga hindi yung mga biglaan ng mga plano na hindi mo inaasahan, tapos merong ay nako nagmamadali kayo, naghahabol kayo ng tindahan. Don't you do that. Ayahan ninyo yung tindahan magsara, kinabukasan na kayo bumalik, andyan lang yung tindahan, huwag nyo nga habulin. Yun nga yung mga bata na na-spoil, nagpipilit, bili tayo niyan, mama bukas kailangan ko sa school, pakita sa kaklase ko, kaya natin bumili. Ay ulul. Sabi ko yung mga anak ko, sabi nung panganay, mama yung kaklase ko merong ano, Sanrio, yung time na yun, usong-usan Sanrio. Mama yung kaklase ko may Benetton, yung mga ganun. Araw-araw yan, papasok, uuwi. Pag uwi, mama si ano, merong ganito. Mama si ganito, si ganito. Araw-araw yan, ha? Parang napipikon na ako. Sabi ko lang sa kanya, anak, wala pa tayong pera pambili niyan. Tapos sa napuno na ako, sabi ko, sige, mamayang gabi, hold upin ko yung bangko. Kunin ko lahat ng pera makukuha ko, dadalhin ko dito, itago nyo. Bahala na kayo sa buhay ninyo dahil ikukulong ako. Sabi nila, hindi mama, ayaw namin makulong ka. Hindi, hindi ko kailangan ng gamit. You have to give them a choice. Kasi para maisip nila kung tama ba yun o mali, di ba? Sabi ko, ang mga gamit na yan, kaya ninyo yan bilhin later on, mag-aral kayo. Pag nagtrabaho, mag-ipon, huwag gastos ng gastos. Lahat ng gusto ninyo, mabibili ninyo, lalo na pag nagtratrabaho kayo. Kasi yun nga ang purpose eh, kaya ka nag-aaral, kaya ka magtratrabaho, mag-graduate ka, magtrabaho ka, magsikap ka. Kasi gusto mo, may bibilhin ka. Lahat ng gusto mo, mabibili mo sa sarili mong pagsisikap. Hindi yung aasa ka sa akin, tapos tatamarin ka na, ayaw mo na magtrabaho kasi nandyan si mama, papadalan ako. Ulul! Honestly, ako, practical ako lagi. I mean, ayoko yung mga anak ko magugumon sa mga, ano, gaya-gaya, yung mga ganon, peer pressure, no way. Nung minsan sabi, mama, bili mo ako ng blouse na ganito. Sabi ko, magkano yun? Hindi ko, kasi hindi ako mahilig mag-shopping. So sabi niya, mama, ano yata yun? $60. Ah, $60. So sige, bibili ako, pero ibabawas ko sa allowance nyo, ha? Bahala na kayo magpuno sa allowance nyo. Sabi, ay, huwag na, mama. Yung allowance namin, mas importante. See, I mean, you have to explain it to them. Hindi yung oo ka lang ng oo, naubos na yung pera mo, wala ka ng pera, pinipilit mo, wag ganyan. Kasi yung mga bata, hindi rin sila matututo na makita na pinaghihirapan yung pera. Ako, sinasabi ko yan sa mga anak ko, mula nung dumating ako, nung pa, bago ako umalis sa Pilipinas, sabi ko, pag meron kayo mga kaibigan na napin ang nanay ninyo, sabihin ninyo, nagtatanim ako ng palay. Baka kasi, pag inisip nila na nasa Amerika, akala nila marami akong pera. Sus Mar Yosef, nagpupunas lang ako ng puwet. Hindi ako namumulot ng ginto. Oh my God. Ay nako, I mean honestly, iyan ang nagiging problema minsan ng ibang OFW. Kasi kahit nahirap sila, gusto nilang bigyan ng ginhawa. Kahit na mali, hindi pwede yun. Dapat yun, yung ginhawa na makakakain kayo tatlong beses ang araw, makakabayad ng upa, makakapag-aral, yung mga kailangan ninyong tuition, ng mga school supplies, yun ang priority muna. Kung, siguro pag may naipon kayong extra, sige, punta kayo sa Jollibee, kain kayo, yung gano'n. Pero hindi yung excuse me, malamig! Anyway, hindi yung pag humingi, mama, bibili ako nito, mama, bibili ako nun. Oo, kayo kaagad, tumigil kayo. Kayo rin ang nahihirapan. Pinaghihirapan natin ang pera para sa magandang kinabukasan ng mga bata.
Ako, marami akong kilala dito. Kasi US ito, akala ng mga bata, sa Amerika na yung mami ko, ganyan-ganyan. Hindi nila alam, papakahirap yung mami nila magtrabaho. Tapos, ito naman si nanay, hala, bili. Ito naman yung anak, hindi iniisip. Si mama, kaya bilan ako ng kahit ano. Ayun pala, eh, nandun na, nagbo-boyfriend na, buntis, 16 years old pa lang, buntis na. Shit! Ay! Excuse me. I'm sorry. Hindi, totoo yun. I mean, tapos ngayon, hindi na siya nagtatrabaho. Tumigil. Kasi yung apo na ang aalagaan. Paano yung anak? Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya. So, ginipap na niya ang Amerika para lang mag-alaga sa apo. Siguro nag-aaral yung anak or something. I don't know. That's about 5-6 years ago. So, kaya parang paalala ko lang din sa inyo, huwag ninyo i-spoilin ng mga anak ninyo ng hindi tama. I mean, yun, bigyan nyo ng reward, nakapasa, mataas ang grades, yung mga ganyan. Huwag muna gadget pati din eh, kasi lalo na kung walang nagsusupervise, yung gadget, malulung sila sa gadget, may makilala. Diba, yan na nangyayari ngayon? Ay, alam na ninyo yan, naku, mag-ingat na kayo. Huwag na ninyong hintayin na may mangyari pang hindi maganda sa mga anak ninyo. So anyway, mahaba na naman. Daldal ko. Sabi ko nga, pag meron akong gustong idaldal ka agad, idadaldal ko. Kasi ayoko makalimutan. Importante to eh. Kasi nga, shopping. Tandaan ninyo, mas mabuti. Huwag ninyo sabihin sa mga bata na kayo ay magsha-shopping. Huwag na. Isama ninyo one day. Puro sila lang intindihin ninyo. Walang shopping, fan center, yun lang, kain, fan center, manood ng sine, then uwi. Pero yung isasama mo sa shopping, ikot-ikot kayo sa department store, eh, makasiksik lang yan doon sa mga damit-damit dyan, ay goodbye na. Hindi nyo na alam, lalo yung maliliit na bata. Please, mag-ingat kayo, mga anak, mga apo. Magpapasko, ayaw ninyo maging malungkot ang Pasko ninyo. Kaya, mag-ingat! So anyway, mga anak, be kind to one another. Let go of the negative. Kahit anong mga negative na salita marinig nyo, don't react. Let it go. Kasi pag pinatulan ninyo, kayo ang gago. Kaya dapat yan, hindi pinapatulan. Kasi pag hindi kayo sumagot, hindi kayo pumatol, sila ang mag-iisip. Ay, hindi tinatabla, no? Ayaw mo. Pagka meron pa rin ginawa, huwag niyong pansinin. Sabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. O special tinapay, mamon. O, di ba? O di kaya balut. para masakit yun. Okay, mga anak. Be kind to one another. Magdasal bago matulog. Magdasal bago bago bumangon. Lagi kayo magdasal. Anytime. In my situations, humingi kayo ng lakas sa Panginoon kasi siya ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Okay, be kind to one another. God bless us all. And take care. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, makakasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang.